let us in Genesis 1:26. So sabi ng Genesis, let us make man. At ang kasunod doon, our image. So yung our image, so i-drive ko po sa divine. So pag sinabi, ito na yung Godhead. Pwede kong isingit, that is Godhead. Anong ibig ko sabihin? May pinapakita ang Diyos na nang lalalangin niya ang tao, it's not a plain human. May image po siya na gustong matanggap sa pasimula na nang planuhin ng Diyos ang tao ay lalangin niya ng ayon sa kanyang wangis. Pag sinabing yung tao lalangin niya, ayon sa kanya, ano ibig sabihin? That's divine. Okay, so hindi naman nangyari talaga ito in fullness because sabi ni Barbanam, Adam, alam natin si Adam yun, ano? He bypassed his God's body. Yun na yung, yun mismo yung magiging katawan ng Diyos. Pero hindi nangyari kay Adam because of sin. And he bypassed his theophany. So the first Adam, hindi siya talaga nakapulpil. Although, si Adam sa first stage ng kanyang kalagayan, nang siya ay lalangin ng Diyos, without sin, nasa kalagayan siya, in Greek word is homoiosis. Ano yung sabihin na homoiosis? Nasa similarity, same with God. Sa kalagayan siya ay sinless, at sabi nga kanina, no, yung spirit ng Diyos na kay Adam. And that's the spirit of suke or life. Tama po ba, Pastor? Ay, biglang ikaw na itanong ko. Buhay, tama, yes. Yung eternal spirit life, yes, ibinigay sa tao nung gawin ito. Pero hindi pa yun, sabi ko, hindi pa yun talagang totally in Genesis 1:26. Fulfilled talaga. Kasi nangyari kay Adam, it's partial. Adam, may kalagayan siyang homoiosis. Ibig sabihin nga, sinabi ko kanina, it's similar, na siya ay sinless. Ang Diyos walang kasalanan, of course, yung ginawa niya, plain, without sin, original. Pero, alam natin nang mangyari yung nag-fall. Sinadya ng Diyos yun mangyari, yung fall, kasi may papakitang scenario. And this is a mystery. So, yung mystery, yung Godhead po pala ay mystery. Agree kayo na ang Godhead ay mystery? Hiwaga yon. Hindi pala lantad yon, kundi hiwaga. So kung ito ay hiwaga, kailan nahayag? Kailan talaga nahayag yung mystery of the Godhead? Sabi ko, kung hindi nangyari kay Adan, Kenos, well, alam natin kung kanino nangyari kay Kristo. Kay Kristo talaga natupad yung mystery of the Godhead. Now, Genesis 1:26, first, may three stages siya ng Godhead. Sana mabot po ako, no? One, yung nangyaring si Kristo ay in a manger. O baby in manger. Ano ba ano yun? Matthew? Nung nakita sila, sabi kanina, si John at saka si Jesus Christ, 6 months ahead. Yes? Ano nangyari nung nagtagpo? Nag-leave si John the Baptist doon sa womb. Eh bakit nag-leave? Kasi yung bata, nakatabi niya, ay si Kristo na meron siyang presence of God. That's why Brother Branham said, in the manger, Jehovah crying in the manger, it means meron na si Kristong presence of God nung siya ay nasa manger. Pero hindi pa yon, hindi pa siya mangyayaring indwelling. Three stages. Una, yung presence of God in a manger, dun sa infant, nasa loob pa lang. Taglay na ni Kristo yon, kaya nga sinamba siya. So, hindi pa yon. Kaya may three stages process eh. Number two, si Kristo, 30 years old na. Natupad yung indwelling in Matthew 3:16 and 17. Anong proof?
kapatid, mayroong announcement, may pronouncement. Ako'y nasa kanya. Kasi hindi ho nasa lumang tipan. Nasa Isaiah 7, Isaiah 9. Right? Ito pa ang sana mailabas natin ng tama. Yung pronouncement na hindi lang sa spirit of life, kundi pati dun sa pangalan, there is a mystery. Isaiah 9:6. Behold, a child is given, a son is born, and his name. Bakit hindi si... Tuloy ko mo, his name shall be called Wonderful Counselor, Might, etc. Everlasting Father. Hindi sinabing, and the child was called. No? And the name. Nasa pangalan. Pabura. Sa pangalan, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. The name of Jesus Christ is not original name of the Son. It was from the Godhead. It was from the Father. Because the name Jesus is a compound Jesus, Jehovah God, ngayon, Matthew 3.16 dineclared, this is my beloved son. In whom I am pleased. Doon lang nangyari talaga ng Diyos. At tumahan sa tao, kailanman hindi na siya kakalas. Right? May pagtahan ba kay Adan? Yes. Pero kumalas. Pero yung pagtahan sa ikalawang Adan, hindi na yung kakalas. That's why Jesus Christ is the form of the Godhead. At yung katawan, isusumpong sa ulo to become one human. Anong taong to? Nasaan nyo ng pagka-Diyos. Jesus Christ was God. Yes. Not, sabi nga kanina, but not a person, but in the anointing indwelling. Ang pagka-Diyos niya, yung tao. Nagkaroon siya ng pagka-Diyos dahil sa indwelling ng Diyos. Hindi dahil siya mismo. Kundi dahil siya. Now, third, may bata, malakas ba yung pasensya na po, ano? Lapit lang po. Ito, 30 years old, son of God. Third is resurrection. Ito ang pinaka-final. Hinihiling ni Kristo yan, kahit may indwelling na siya. John 17, verse 5, bigay mo sa akin yung nakita ko. Ano yun? Ito yung final na magaganap kay Kristo. Sabi ni Kristo, ko siya yung mamamatay, nanalangin pa siya. Eh, meron na siyang the Godhead ah. At sabi sa Hebrews, nung siya ay nakapako, hinihiling niya yung panalangin na siya ay buhay. Ito ang pinakamatindi na kukumpleto sa lahat ng tatlong yan. And that is the form of history in the Godhead. The three states. Son of God, finally resurrection. Tanda natin, si Kristo, nung hindi pa siya resurrect, yung katawan ni Kristo, subject yun. Will you agree? Subject yun. That's why si Kristo nalalangin. Kung kumpleto na sa kanya, bakit pa siya nanalangin? Kasi ang nanalangin, ang pinapanalangin ni Kristo, hindi yung nando sa loob na inner. Yung kanyang katawan. Kasi bakit? Yung katawan niya ay kasama ring babaguhin to become or to fulfill Genesis 1:26. Yung 1:26 si Adan? No. 1:26 is from Adam, from Jesus Christ, from the head, and the body is the whole complete human being in the divine nature. Hallelujah. Praise God. Now, ito yung pinaka. Hebrews 1:3. Ano sabi sa Hebrews 1:3? Express image of His person. Doon lang nalantad si Kristo na siya ay nagpapakita ng larawan ng, nage-express ng larawan ng pagka-Diyos. God was manifest in Christ. Manifested, expressed, sabi sa 1:3. The express image of His person. Tandaan po natin kung nangyari kay Kristo at siya yung ulo, kung tayo katawan, kung nangyari kay Kristo, ganun din ang mangyayari sa atin.
nagduel, okay, nagduel ang spirit, this is the Father, and this is the Son. Ano yung Holy Ghost? Father, Son, it become the Holy Ghost. It's not the person, third person, no. This is the original teaching of the apostolic, and we are back to the apostolic faith. Yung tinuturo ng apostol, ito. Na, ito ang Holy Ghost. Combine or union with the Father and the Spirit to become one. Anong layunin ng Ama? Bakit tumatanak? Because He wants to dwell with men. Hindi siya makakatahan dahil sa cross of Adam, sin. So gumamit siya ng Adam to cross the humanity, to dwell, hindi lang ang spirit ng Father, kasama yung anak. Anong pagkakaiba ng spirito ng anak? Ng spirito ngayon? Itong pagkakaiba sa plano ng 126. Why created men? Because God in the Spirit, He wants to have a human spirit. And the man created by God, He wants to attribute the Spirit of God. Katulad kanina. Hindi lang basta nilalang yung tao. Gusto ng Diyos na yung tao'y tahanan ng kanyang spirito, na yung tao'y magkaroon ng attributes ng Diyos. At the same, ang Diyos ay magkakaroon din ng attributes ng tao. Ito po. Acts chapter 3, 2, 33. Anong sabi ni Kristo? Pinaraan ng Diyos ang makakababa para sa tao because of Christ. Basahin natin Acts 2, 33. Sino po pwedeng magbasa? Diyan po pinaraan ng Panginoon Diyos kung paano makakatawid ang Diyos sa tao. At magkaka... Sige. English. Therefore, being by the right hand of God exalted and having received the power, the Father, the promise of the Holy Ghost, He had shed forth this which ye now see and hear. Yes. He shed forth. Sino yung magpapadala? Si Kristo. Diyos ang magpapadala. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinadaan kay Kristo. Dahil siya yung nanagumpay, siya yung naging tinatawag na fullness of the Godhead. He has the right. Pero ginagawa niya ma-distribute yung Espiritu kasama ng Espiritu ng Anak sa pamamagitan niya. Kaya ang sabi, if any man claim that he is a part of the body of Christ, but the Spirit of Christ is not of them, he is none of his. Kaya ang Holy Ghost na tinanggap na hindi lang Espiritu ng Ama, mayroong Espiritu ng Anak. Will you agree? Na ang Holy Ghost may Espiritu ng Anak? Since the River Jordan, Father and Son become united at hindi na pwedeng maghiwalay kailanman. At itong spiritong ito tumatahan sa iglesia mula pa sa umpisa hanggang sa panahon natin. At complete, kinukumpleto, Genesis 1.26, kailan? Ang Genesis 1.26 ng Old Testament, resurrection nila. Matthew 27.51 up to 53. Nang ma-resurrect si Kristo, meron din na-resurrect. Sabi, many. Hindi pa lahat, ano? Ibig sabihin, may natitira pa. Kasi dapat, ang sabi, nung lumitaw sila, dapat, and they resurrected all. Meron pa nandun. Okay. Sabi, sa bride ng New Testament, kailan ang fulfillment ng 126 as in resurrection? Meron tayo nito? Meron tayo nito? 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, pag tayo po ay namatay, una, babangunin. At yung natitirang buhay ay kasamang papalitan ng katawan. Change, body change. Okay. So, yun yung ating final ng 126. So, tribulation, meron bang saints? Meron. Tanong, meron ba silang Holy Ghost? Meron. Ang tanong, mamamatay, yung mga mamamatay, papatayin ba sila doon? Papatayin.
Saan ang dulo nila? At the end of the tribulation. Kaya sabi ni Pablo, they without us, they were not perfected. Kahit resurrected na ang Old Testament, may glorified body, resurrected na rin ang New Testament, pero may tribulation pa, hindi pa kompleto ang 126, in the image and likeness of God. Hindi pa kompleto. Kaya kailangan makompleto yung end of tribulation. Pag pinatay na silang lahat, then, saka, one day, sa dulo, magbubukas ang langit, First Corinthians, Revelation chapter 8, bubukas ang langit, mahahapak yan, lalabas si Kristo, mapapagkamalang alien, while in earth, Armageddon, sino yung lumalabas? Yun po yung Old Testament, New Testament na tinawag ni Paul, the assembly of the firstborn that in heaven. Eh sino yung nasa lupa? Yung nasa lupa na tribulation saints, babangon sila, na meron din silang nito, Father and Son, Holy Ghost, babangon at sasalubong sila, pero hindi nakasama sa spirit world to become one united. Last, Genesis 1:6, a measure of men, sabi sa Revelation 21, verse, a measure of an angel, Revelation 21, verse 17. Ito pala yung Genesis 1:26. Kaya, yung angelic na one-third, pinamunaan ni Lucifer, na morning star, tinanggal, sabi si Kristo ang head, which is the morning star, and the one-third, sino yung type ng one-third? Yung church, i-replace sa kanya. One day, Daniel chapter 12, sabi ng Daniel 12, that the wise shall, and the wise shall, wala kasi tayo monitor. Yes, the wise shall understand, and the wise, sabi ganon, sa chapter 12, verse 1, I think, 1 muna. How many minutes, brad? Wala na? Ako ko, meron pa. Sige po, para haabol ko lang sa ano. Daniel 12, verse 1. Yung nagliliwanag. 12 yun, di ba? 3 ata yun, verse 3. Verse 2. Sige po, pakibasa, pakilas lang. Many shall purified with white in tried, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ano sabi yung nagliliwanag? Ay, ibang verse yun. Ano, verse 3? Verse 2? Verse 4 then? Shine? Anong verse yun? Sa oras. Sabi sa Daniel, mag-shine. Ano yung shine na yan? In the image and likeness of God. Excuse lang po saglit, Pastor. Yung tricycle po sa may gilid. Yung tricycle daw po. Sabi sa Daniel, yun daw mga banal, mag-shine. Anong klaseng pag-shine? Express image of the person. Express. Sabihin, resurrection body. Yung pong resurrected body ay katawan ng Diyos. God is a spirit. Gumawa siya ng human spirit to become, to have a body. So, ginawa niya ang tao upang ang Diyos magkaroon siya ng katawan. Do you agree? Yan po ang katotohanan. And He wants to walk with this body, He wants to walk. Sabi sa huling pagkatapos ng millennium, na we're going to eternal age, God may be all in all. Ano kalagayan na ni Kristo? Katulad na ng bride. It's the same image. Wala ng echelon, wala ng hierarchy, wala ng hindi ang Diyos mahahayag sa eternal. So, paano Diyos mahahayag? Yung katawan, yung humanity, kung gaano man karami yun, natatahanan ng tinahanan ng Diyos, kasama ng bride, ay magiging katawan niya.
And that is God, singit ko yung God plural of the family of God. In eternal age, meron talagang magkakaroon ng pamilya ang Diyos na tatawaging Elohim. What do you mean by Elohim? God's, plurality of gods. Meron bang gods? Yes. Psalms 2, verse 6. At saka pa yung sinabi ni Kristo? Si Kristo mismo nag-declared. 10. Bakit sila tatawaging Diyos? Dahil ang salita. Anong klaseng salita? Hindi basta word lang. It's not only a word. Word with spirit. The word, the spirit, yun po yun.